Welcome to our Padre Pio Garden, named after our patron saint Pio of Pietrelcina. Yan, sasalubong sa inyo ang aming mga mangga. Hi guys, welcome to our garden, and today we're going to harvest itong ating mga tinanim na mga grapes. Alam niyo kung paano nagsimula ito? Dito sa mother tree, mother vine, kumbaga, hindi pala tree, mother vine na binigay ng ating kaibigang si Kuya Marlon Bagsugiron. Oh, dito nagsimula yan, maliit lang yan noon, cutting lang yan eh, hanggang sa kumapal na ng kumapal, ayan ako. Ayan na, nagbunga na siya, humaba na yung vine hanggang sa, ayan, ang dami-dami na nating mga prutas na nakikita rito. Wow, thank you Marlon, sa'yo pala galing ha. These are, sabi ni Cabernet Dizon, ay mga wine variety raw ito. Kaya hindi tayo nag-expect na masyadong matamis to, medyo maasim-asim, saka mabuto. Kasi nga hindi talaga siya pang table na grapes. So ito yun, no? Ayan, no? Kita nyo? Purple na siya. Color niya. Burgundy. Na? Burgundy na yung kanyang color. Kasi nga, hinug na yung iba, pero yung iba medyo hilaw pa. But anyway, siguro time na para i-harvest to kasi masisira to pag pinabayaan natin. Halika, let's go! Si Ami. Si Anya. Hey, Anya. I'm a gupit. Yeah, si Mami Kilkin, nagsushoot ng video. For my vlog. Si Neo, Neo. I want to plant something. There's some mag-cut ka muna ng ano, mag-harvest muna tayo ng grapes. Yeah. So, kaya mamaya yung kamay ko na lang gagamitin. Ang dami ng grapes, oh. Okay. Sige ate, anong kaya mo abutin? How do you know which one? There's like yung kulay green. Ano ha, kulay red ha. Ayan. Sige, simul. How about the purple one? Ayan. Yung purple na dyan. Ayan. This whole thing? Yep. So the kids are harvesting. Oop, hawak ka. Akit ka pa. Ginawa mong bilis ha. Patingin. Basket. Patingin. Show it to the camera. Ho. Huwag kang kumalaw. Show it to the camera. Ayan. Where's the basket? Ate! Akin na. Bigay mo kay mami. Ayan. Okay. Ayan. Tanggalin mo yan. Yung stem niya. Yung parang pinaka-stem niya. Yun. Hold on to it. Good. Yun. Ito pa. Okay. One fell down. Yep. Yun. Okay. Dami. Ate, here. Akin yan, hawakan mo with your hands. Mm-hmm. Hold with your hands. Pati nga niyo, lagay mo na sa table. Tinan ko. Hindi. Ayun. Teka yeah. Muna, huwag ka muna umakit sa ano ah. Para mo hawakan. This one kasi super matigas. Ayan, dami niyan. Ayun. Dami na ni ate oh. Tum. I'm yeah. Getting more than you ate. Lagay mo doon, lagay mo doon. So, ayan, lagay mo yan. So, ipunin natin. Ayan na, mga nakuha natin. So far. Ayan, pwede na itong pasinigang. Ipunin na natin ito. Yun, guys, oh. Ayan, oh. Fresh na fresh from our garden. Uy, thank you nga pala, Ka-Bernie Dizon. Thank you, Ka-Bernie. Ka-Esmi. Kalino. Kundi dahil sa inyo, hindi tayo makakabuhay ng ganito karami mga grapes. Hindi naman necessarily kailangan natin ng mga gloves dito para tayo pumitas dito kasi very safe naman siya, wala namang tinik. Tapos hindi naman harmful yung mga grapes saka yung mga vines, so okay lang yan. Ngayon, itong variety na to, ito yung hindi masyadong matamis, medyo maasim. Pero meron akong nakita rito, yung isang variety na binibreed din namin dito. Ito yung talagang pan-table, guys. Kita nyo? Maliliit pa siya. Pero natikman ko na itong variety na ito. Ito tayo. Yan. Natikman ko na itong variety na ito. Ito talaga ang tamis nito. Ang sarap-sarap nito. Pero itay muna natin lumaki. But I was able to taste yung unang bunga niya. Sobrang tamis talaga. Ibang klaseng vine siya.
compare dun sa vine na una natin, yung mga maraming bunga, yun mas ipagbumunga pero hindi masyado matamis. Ito yung talaga matamis pang table. Ito ka, naubos ko na. Ito yung una niyang bunga. Isa-isa kong kinain. Saka palang ibon. Yes. Saka ibon. Oh, ayan, oh, dami na. Oh. Wow, ang ganda-ganda tingnan. Oh. Some visual effects. Let's put flowers and stuff like that. Yeah, maging flowers na, si ate. Na. Mio, ate, Mio's flowers sa gitna. Na put Mio. Into use now. Saka? Flowers na si ate. I'm like organizing it. Ganda naman ate. Like, ah, aesthetics. Wow. How do I put this? I don't think this fits. Talaga? Niyo look, oh! Niyo look! You're ano, the things you cut, we made it aesthetically pleasing. Oh, yung flower ito, hindi mo gagamitin. Rose. The rose. Bagay mo. Hindi yan bagay. Hindi bagay. Sige, kailangan lang. It's covering the grapes now. I think there's too much. There's too much. Tanaw mo, there's too much or it's covering the grapes. So, kung hindi natin mapapakinabangan to sa pagkain natin, isa-isa, okay. Kasi nga hindi siya masyadong matamis. Pero try pa rin natin later. Pwede natin ihalo sa sinigang. O, diba? Gamitin natin pang sigang ng baboy o kaya ng isda. Sarap siguro nito. Ayan. Ayan na. Ang aming grapes. O, paano nyo di-describe yung experience nyo, Neo? Nice. Ikaw muna. How was it? Masaya ba? Animal Crossing. Masaya? It was fun. Ha? It felt like Animal Crossing. So, I just plucked a bunch of stuff. Ikaw ate. Fun. Ah, masaya? Fun, yeah. Oo. Kasi every year ginagawa na ho namin to. Family tradition. This is our second harvest. Oh, hopefully next year, mas marami pa tayong mga harvest. Saka mas masasarap na yung mga grapes natin next year. Di ba, Tin? Yes! Oh. Tikim challenge muna tayo. Mamaya, tikman na natin. Kung gaano katamis. Oh. Uwi muna natin ito sa bahay. Let's go! Oh. Now, it's time to taste our freshly picked grapes from our garden. Challenge! Muna ka na, Tin? Woo! Ini, mini, mini, mo. Tikman mo na yan. Siyempre din ako sa dark violet. Na malambot para mas maganda yung ano chances na matamis siya. Sige, ikaw muna. Tikman mo. Siya muna. Ikaw muna. Ikaw mo. Huwag mo kainin lahat, ha? Tikman mo. Ay, kinain ko na lahat. Oh, ang lasa. Ay, matamis siya. Okay siya? Okay. Ay, oo. Oh. Natamis. Ayan. Asim-asim. Alam ko na. Mm-hmm. Baka nakuha mo, di pa masyado hinog. Nakuha ko ripe na. Kunin mo to. Ayan. Itong matamis. Better, diba? Kasi, parang kinuha mo ito, yung light purple lang. Mm-hmm. Asim siya, siyempre. Mm-hmm. Masarap siya. Asim. Ngayon, kuha ka nga ng asin. Mm-hmm. Parang... kamyas. Mm. Meron siyang ano, sour taste. Mabuto, hindi katulad ng mga regular grapes na nabibili natin sa groceries. Mabuto. Na matamis, seedless. Sarap, ang tamis. Ito parang may asim. Pwede nga siya pang sinigang. Saka may konting aftertaste. Kaya nga, watch out for my vlog. Mm-hmm. Luluto ko sinigang using grapes. Pero sinigang pwede na rin. Ay, pwede na rin pagtsagaan pag nabobore ka. Ngayong quarantine. Pag nabobore talaga. Pag quarantine, wala kang magawa. Kumain na maasim. Okay din. Oh, ito, green. Green naman. Maasim yan. Matching yung utak ni Julius. Mm-hmm. Kaya, itong maasim. Mm. Oh my God. So, maasim. Anyway. Kamyats levels. Nagka niyo. Anyway, happy na rin kami at nakapag-harvest kami ng mga grapes. Hindi madaling mag-alaga. Medyo challenging. Pero pag nakita mo naman ganito, ay talagang sulit na sulit. Dark grape yan. Ang lasa. Dala. Hindi mo type. Buta ka doon, takbo ka. Anyway, ayan, hindi masyadong masarap pero worth it na rin na makita mo na bumunga ng ganito yung alaga mo. Pero ang iniintay ko rin din yung isa nating variety. We have actually two varieties ng grapes pa dyan na maliit pa yung bunga niya. Yun, i-review natin uli kapag ano na, pagkapag na lumaki na yung mga fruits para matikman natin at ma-share namin sa inyong experience. So, yan. Stay safe, guys, ha? Ingat kayo lagi. At kung wala namang importante, lakad sa bahay na lang, ha? Para makatulong tayo sa
ating gobyerno to flatten the curve. Marami ang nagtatanong kung paano mag-alaga ng grapes. At kasama natin ang ating mga kaibigan, si Ka Bernie at si Ka Esme. Okay, mag-explain sa kanila, paano ba nabubuhay o paano natin nabuhay itong grapes na ito? Kasi ang akala nila, ang grapes nabubuhay lang sa malamig na lugar. Eh, nasa Metro Manila tayo, pero nakita nyo naman ha, ito, ang dami natin mga grapes dito. Ang kompo kasi ang ubas, sa Europe, sa temperate country na may four-season climate, eh, kung lang po yan, pag summer lang ito, namumunga. Summer. Eh, sa Pilipinas, puro summer eh. Puro. Kaya pagdating ng autumn, winter, ka dormant ang ubas, wala pong growth, walang shoot. Basta dormant siya. Ang kwan po ng ubas, pagdating na ho ng yung spring. Pag spring na po ito, doon na po prune. Yun na equivalent naman doon sa ating pruning. Pupruning natin yung ubas. Pagkatapos pag summer, yun ang harvest. Kaya sa ibang bansa, once a year lang siya nag-harvest. Dito po sa Pilipinas, pwede nating anihin ng ubas, pabungahin ng buong taon. Kaya lang ang problema ko dito sa Pilipinas, yung ulan. Ayaw ng ulan ng ubas. Dahil kasi ito, nasisira ng sakit. Yung dalaho ng mildew, yung amag, yun po ang cause ng sakit na dala ng ulan. Pero pagdating ng tag-araw, gumaganda na uli. Yun ang time na pupruning tayo. Ngayon, ang gagawin po natin para kahit ang ulan hindi maulanan, ilalagyan po natin ng atip na plastic, yung greenhouse sa ibabaw. Plastic roofing na taas lang doon sa ibabaw ng balag ng ubas. O baging ay mga dalawang pie para hindi masira. Kaya maganda po na yung ubas natin ay nasa harap ng bahay, tapos sa ilalim itaasan natin yung balag, meron tayong lamesa, upuan. Kaya maganda kung dito na tayo ikang maghuhuntahan. Kaya yun. Nakaka-relax eh. O sa ibabaw nga namin, ang daming mga nakabagsak na mga grapes na. Ito po ay pinroon pong ubas. Kasi yung ubas po, yung sanga nito, yung baging, haba lang ng haba. Gapang lang ng gapang. Dahil may tatlong kwanto eh. May tatlong growing point. Yung ubas, tatlo po. Yung isa, yung mahabang shoots. Yung suloy, yung mahabang baging. Pangalawa, yung kasama doon sa suloy na yon, yung secondary shoots na pagka pinutol mo yung baging, lalabas yon, magsasanga. Yung pong namumungang bud, yung bukoy kay primary bud, yun po ang naiiwan dun sa katawan. Kaya pag pinutol natin yung suloy at saka yung secondary bud, matitira ho ngayon yung primary o yung namumungang buko. Kaya nung palang bubunga ubas pag ating pinroon. Kasi ang iba, hindi nila alam na may prosesong gano'n. Akala lang nila, pag nagtanim ka, bahala na, bubunga na yan on its own. Lang, bahala nila eh. Para ibang prutas na kusang bumubunga. Ito, kinakailang pabungahin mo. Tutulungan mo siya para bumunga. Pruning po ang tawag doon. Ito, yung ngayon lang ito magkaroon ng chance na mag-sprout na may kasama bulaklak. Ito yung fruiting bud. Yan ang fruiting bud. Kasi kung hindi mo ipoprune, hindi mag-sprout yan, walang bulaklak. Kung dulo-dulo, ayan o. Tsaka ito, natuyo na. Itong tuyo na ito, alisin mo na. Yan. Yung mga disease part. Parang malalaman kung ano dapat tanggalin. Una-una, pencil size yung namumunga. Pencil size. Vines. Ito, kaya ganito. Half pencil size. Pwede na ito. Ayan o. Pero ito, sana ito, malalaking bagay na ito. Mas okay yan, ganyan. Oo, daming tuyo. Ito, naalis yung mga payat. Pagbunga man yung payat, maliit. Kaya malaki. Sa ubas po, pinuprune. Yung nga ang tawag ko doon, puputunin nyo lahat ng baging, ay titira nyo lang yung mga prominent bud, yung mata, doon sa manggulang na sanga. Sabi nga nila, paano nangyari yun sa Metro Manila? Alam namin sa ano yan eh, sa La Union lang yan eh. Di ba? Wala naman sa Metro Manila sa Cebu, ganyan eh. Sa Cebu. Ibig sabihin, kung gugustuhin natin, yung nagagawa nila sa La Union, pwede natin gawin. Pwede sa Metro Manila yan. Kasi po, doon sa mga tabindagat, kaya doon maganda ubas, yung sea breeze, ito yung lesser ang dapo ng sakit. Lesser ang dapo ng sakit. Yung, kasi hindi masyadong sakitin ang ubas pagka
merong sea breeze, ga, yung simoy ng dagat. Uh-huh. Yun mga kasi mga fruit trees naman, gusto na may simoy ng bundok. Uh-huh. Yung malamig na simoy. Yung malamig na simoy. Uh-huh. Kaya ganun po yung ubas. Uh-huh. Kaya sa inland, eh mahirap po magpaganda ng ubas pagka lagi na ulanan. Kaya yun nga po kailangan natin lagyan nyo ng atip na plastic para hindi siya maulanan. At kung kailan gumaganda ito, sa dito sa Lolan, o sa dito sa Metro Manila, pagka tag-araw. Tag-araw. Pagka hindi na ulanan. Doon magbubunga yan sa panahon ng tag-araw. Bubunga sa tag-araw. Bubunga rin po yan kahit tag-ulan. Kahit anong panahon bubunga. Sisira. Sisira ng ulan. Takot sa ulan. So para ka mangyayari diyan kapag medyo panahon na ng tag-ulan, magkaka-greenhouse ka, gano'n? Oo, maglalagay ka ng bubong. Maglalagay ka ng bubong. Pwede din pabungahin ulit. Parang sa gayon, mayroon kang mesa doon sa ilalim, kahit umuulan, andun din kayo sa ilalim. Rain or shine, Rain or shine kayo doon. Ngayon, paano ka magsisimula sa pag-aalaga ng grapes? Paano ba ito? Magsisimula ba ito sa seed or sa seedling? Pagka-buto po, yung kinain yung buto ng ubas, eh matagal po itong mamunga, 6 na taon. Tsaka matagal bago lumaki. Baka mamatay lang pagdating ng ulan. Kaya ang ginagawa po natin, paugat na ubas na marami pong variety. Yung unang variety po natin na ubas na dumating sa Pilipinas dala ng Amerikano, yung sinasabi natin California Concord. Bilog po ang dahon nito, bilog. Pabilog ang dahon, wala hong serration. Kaya makita natin na ito po yung ubas na parang kamoting baging lang to, eh, na cuttings mo, madali tumubo. Kaya lang po, maliliit at saka maasim. Kaya sabi ko nga, pag itong ubas nyo, panuka nyo na lang, sinigang sa ubas. Ngayon, ang maganda pong variety, sinasabi natin yung green variety, na ito po ay nagiging seedless pagka tindrit natin ng gibberellin, pag full bloom. Tapos yung pong red cardinal, yung pulang ubas, medyo maselan po ito. Kaya pagdating ng tagulan, ito ang unahan nyo, ilalagay nyo agad yung red variety na ubas. Kaya para meron kayo ubas sa buong taon. Yung modified pruning naman natin, yun na, puputulin nyo lang yung baging doon sa yung mahabang bago. Wari yung baging ay humaba ng mga 1 metro. Putulan nyo doon sa 1 feet kalahati, doon sa kalahati, tira nyo lang yung primary bud. Yung bubunga na ho yun. Tawag ko doon modified pruning para tuloy-tuloy yung bunga niya. At yun nga pong ubas, ito ang sinasabi ko, pinakamasunuring halaman na kahit sa birthday nyo, anniversary nyo, bumilang ko lang kayo ng 115 days, hinugho yun sa inyong target date na anniversary or birthday. Basta wag lang tatabaan ng bagyo o ng ulan. May chance na masira. So hindi rin pala ganun kadali, ano? Medyo kailangan talaga yung alagaan mo yung halaman. Alagaan mo yung halaman. Saka may knowledge ka kung paano gawin yun. Oo, kung paano alagaan at yung may greenhouse. Madaling sabi, kung sakalit mag-uulan, safety. Pero ang lasa nito, pareho ba ito ng lasa ng mga nabibili mo sa mga grocery? Depende kasi una-una yung variety mo. Kailangan yung red, yung green, table grapes. Ang dami dyan. Ito kasi yung unang tanim natin, ito yung wine grape. Wine grape. Masim eh. Medyo masim. Medyo masim. Kaya yun ang itatanim natin, table grapes. So, yung green, red variety. Tapos ngayon, pag may bunga na ito, lalagyan ho natin to ng nitrogen and potassium, yung bulaklak pa lang. Kasi pag hindi natin nilagyan, acidic ang lupa natin dito sa Pilipinas eh. Ay, kaya medyo maasim din ang bunga kung hindi lalagyan natin ng organic at saka yung 17-017 na fertilizer. Yun ang pampatamis, pampalaki ng bunga ng ubas. Okay. Ito ba mga seedlings na ito pwedeng mabili sa wildlife? Ay, ngayon po, wala pa po ngayon at medyo magkasakit nga tayo, eh medyo pati halaman ay nagkasakit eh. Atigil. Na-stress yung mga halaman. Na-stress din po yung halaman. Kaya nagpapaugat na rin tayo. Nagpapanibago, nagpapatubo. Mga banda po siguro mga Mayo, marami na. Marami na. Alright, dun sa mga kapamilya natin na gustong malaman pa ang ibang information tungkol dito sa mga halamang pinag-uusapan natin, paano kayo kukontakin? Doon lang po kami sa, meron po tayong pwesto sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center at saka po doon sa Central Luzon State University. Ano po yung ating pinakikitang mga puno na ito. At sa wildlife po, hindi lang po itong mangga makita nyo, lahat po, insulin plant,
itong mga dwarf na duhat, yung giant duhat na dwarf na may bunga, yung mga barangay chico, yung mga gusto po talaga ay mag-garden na ang tanim nila ay hindi na sila mag-iintay ng matagal dahil sandali lang po ito yung mamunga. Andun po, pati yung mga technology, andun po. Sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa North Avenue, Quezon City. At ang telephone number mo ay? Ang telephone number po natin ay 0917-511-4404. Kaya lang po, hindi tayo makasagot sa mga tanong na parang seminar, kundi yung sa text lang po tayo sumasagot. Dahil kuminsan na, talagang sunod-sunod eh. Ang miss call na... Tikit-tikit ang tawa. Kaya yung pag nag-text lang po, at saka yung meron po tayong, nagko-contact po tayo doon na wari seminar pagka... araw ng Linggo na inya-anonsyo naman po natin sa kabukiran, doon po tayo nagle-lecture. Para diretso po yung lecture. Kasi po, pag pa-isa-isa, hindi na po natin kaya. Yung sakit na nga po tayo sa puso. Medyo, kami ni Paring Esme, nakita niyo na po ang itad namin. Bagets-bagets pa rin Hindi. Pag siya napagod, ako ang tanong niyo si Kaya Esme. Kaya ako naman pagkakalipong mga, anong gusto niyo yung tanong? Anong kailangan niyo? Anong ituturo ko? Enjoy sila. Kasi open ako eh. Nakanda akong tumulong eh. Ayan. So, kung may interest ho kayo sa pag-aalaga ng mga fruit-bearing trees at gusto niyo pang malaman kung paano ito palaguin, ayan, kontakin nyo ho si Ka Bernie at si Ka Esme. Diyan lang po sila sa wildlife. Kahit na sa mga gulay. Gulay, pwede rin. Sa paggugulay. Saka, usong-usong ngayon nga yung backyard farming. Urban gardening. Unang panahon pa yung inyuso di ba? Bakit bakura, hindi kinakalang magtanim. Yung pa mga gulay pala, pwede ba itanim yan sa mga ano? Parang yung sa pader lang? Pwede, basta naaarawan. Kasi kung kulang ka sa space Kahit halimbawa, Kahit lang doon sa mga pinagbasyo ng mga mineral water, yung medyo malaki-laki naman ng konti, hindi yung napakaliit. Pwede mong isabit doon, ibitin. Ganoon, makakagawa ka na ng kahit yung sili. Ako nga, pinagyayabang ko, may kalamansi ako nakalagay sa mineral water, maraming bungay, nakabitin. Hanggang nahihinog, kasi bawat nagiging bisita ko, natutuwa, aba, pwede pala yun dyan. Nakaka-relax talaga kapag nakikita mo nasa paligid ka ng mga halaman. Sabi ko, yun ang therapy ko. Kasi hindi ka ba matutuwa nung pangkaraniwan lang akong partner ka, mayamiya may bisita ako. Pwede po bang magpa-selfie sa halaman yun? Tutuwa lang kami, maganda. Paano bang, tatanungin, paano po bang itinatanim yan? Hindi ko palang nadadala ang sunflower. Napakalalaki ng sunflower na gumugulang na. Yung pala, puro buto yung nakaikot na yung sunflower. Yung nasusunod natin yung sunflower. Dadalang kita, magugulat ka. Mag-usapan natin yan. Kung paano yan palaguin. Kung paano itinanim. Nagkasing panteko at gaplato. Thank you so much, Ka Bernie, Ka Esme. Sa susunod ulit, i-update namin kayo sa mga usapang agrikultura at usapang pagtatanim ng mga halaman dito sa ating YouTube channel at sa Facebook. Thank you!